Ang mindset ng karamihan ng Pinoy, short term. We rarely invest for our future. Ang importante sa atin, social status natin sa Facebook. Akala natin pag nakasabay na tayo sa kung ano ang uso, okay na tayo. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Limang bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong pera. Una, gastador mindset. Madalas ang Pinoy, salary ang source of income. Halimbawa, ang sweldo ni Maria ay 21,000 per month net of tax or 700 pesos per day. So meron siyang 10,500 pesos every 15th and 10,500 pesos every 30th. Pag sweldo, ang unang-unang nasa isip ng Pinoy ay, ano kaya bibilhin ko? Madalas inaabangan natin ang sale pag payday. Mas nagiging magastos ang iba ngayon kasi hindi mo nararamdaman paglabas ng pera pag nag-add to cart ka. Ang resulta, napapabili ka ng mga bagay na di mo naman kailangan. Sabihin na nating worth 1,400 pesos ang nabili mo. Naiisip mo, 1,400 lang naman, may natira pa naman. Ang di mo naisip, yung 1,400 na yun, equivalent yun sa 2 days mong pagtatrabaho. Mahirap bang magtrabaho? Yes, nakakapagod magtrabaho. Kaya lang, di ka nagplano, kaya napunta lang sa luho ang pinaghirapan mo. Ang nasa isip kasi natin, di bale, may sweldo uli sa katapusan. Paano pag nawalan ka ng trabaho? Kagaya ngayong pandemic, marami ang nawalan ng trabaho. Professional naman, kagaya ng mga flight stewardess, seaman, mga OFW, at marami din ang nagsarang kumpanya at nagbawas ng empleyado. Ang mindset ng karamihan ng Pinoy, short term. We rarely invest for our future. Ang importante sa atin, social status natin sa Facebook. Akala natin pag nakasabay na tayo sa kung ano ang uso, okay na tayo. We fail to plan, kaya ang ending, we are trapped in a rat race cycle. Paano naman mag-isip ang mga mayayaman? Bakit nga ba very successful sila when it comes to handling their finances? Unang-una, karamihan sa mga mayayaman ay business-minded. May mga professional din like doctors, may mga employee din. Pero they make sure na meron silang investment in paper assets or part-time business. Paano kung ang source of income niya is purely from business? Kagaya ng mga Chinoy or Chinese Filipino dito sa Pinas. Assuming kagaya ni Maria, on the average per month, ang profit niya is 21,000 per month or 700 pesos per day. Kung 25 pesos ang tubo niya sa item na binibenta niya, iniisip niya that's 28 items sold. Maingat siyang gumastos ng 700 pesos kasi equivalent yan sa 28 items na kailangan niyang ibenta. She gives value to her effort. Ang una niyang iniisip, paano ko palalaguin ang kinita ko? Ang mindset ng mayayaman, long term. They invest in business, they invest in paper assets to improve their finances. They plan for 5 years, 10 years, and they spend on things that will bring exponential growth to their money. Kung tutuusin, mas masipag pa ang mga mahihirap dahil panay overtime. Kaya lang, ang mahihirap, mahilig gumastos. Ang mayayaman, gumagastos din pero they know how to make their money work for them. They simply know and apply what Robert Kiyosaki said, "It's not how much you make, it's how you spend your money. The objective is not to work hard for money, but to buy more asset that will produce income." Pangalawa, hindi ka gumagamit ng leverage. Taliwas ito sa ginagawa ng mayayaman na ginagamit ang pera nila to buy time. If you save and invest consistently, after 5 to 20 years, you will be having more than enough money. So you can buy time to outsource things that you don't want to do. Simple example is, we can hire maid to do household chores para may tagalaba and taga-plancha tayo. Madalas kasi pag weekend, instead na we enjoy our time with our family, busy tayo sa paglalaba, paglilinis ng bahay, mga bagay na pwede nating ipagawa sa iba. If you have money, you can buy time. Ito madalas ginagawa ng mayayaman. They hire people to leverage. They focus on doing important things. Having money is being free. Pangatlo, hindi mo naiintindihan ng opportunity cost. One good example of opportunity cost is delaying. Delaying things equals opportunity cost. Madalas dinedelay natin ang pag-iipon.
mas inuuna nating makipagsabayan sa uso. Pag may pera, inuuna natin pagbili ng latest phone. Magbigay tayo ng halimbawa, si Mr. Save Early and si Mr. Save Later. Pareho silang nag-save and invest na 12% ang rate of return. Pareho silang nag-ipon ng 20,000 per year for 6 years or 120,000 total savings amount. Ang difference, si Mr. Save Early nag-start at age 22. Si Mr. Save Later nag-delay. At age 28 pa siya nagsimula, so 6 year nag-delay si Mr. Save Later. At age 50, ang investment fund ni Mr. Save Early becomes 2,463,550. At si Mr. Save Later naman, at the age of 50, naging 1,248,110 ang investment fund niya. Dahil nag-delay si Mr. Save Later, ang nawala sa kanya ay 1,215,440. Kaya delaying equals opportunity cost. Pang-apat, hindi ka nag-iipon. Tony Robbins said, "You either master money or on some level, money masters you." Tony Robbins said that most important financial decision of your life is to pay yourself first. Lahat tayo kumikita ng pera, pero ang challenge is how to manage our money. Marami ang walang ipon dahil when we receive our salary, we forgot to pay ourselves first. If we will follow the prosperity formula, ganito yon: income minus 10% tithes minus 20% savings equals expenses plus lifestyle. Pag na-receive mo salary mo, 10% i-donate mo sa church dahil lahat naman ng blessings natin galing kay Lord. Then, pay yourself first. Ikaw kasi nagtatrabaho kaya dapat lang na mag-save ka para sa sarili mo ng 20%. And then the remaining 70%, yun ang i-budget mo para sa gastusin. Kung sa umpisa mahirap sa'yo na ma-apply mo ang 20%, Miss Roan, di ko kaya. Maliit lang sweldo ko. Malaki gastusin ko sa family ko. Pwede ka naman magsimula ng 10% or even less. Basta ang importante, magsimula ka. Ang importante dito, ma-establish mo yung habit na nagtatabi ka kada buwan. Pag nasanay ka na, mas magandang taasan mo yung iniipon mo. From 10%, gawin mong 15%, then gawin mong 20%. Naalala ko nung auditor ako, unang job ko, minimum lang sweldo ko, 8,500 pesos per month. So, nasa 6,000 to 7,000 lang ang net pay ko. Wala talaga akong naipon dahil breadwinner ako, Caloocan to Makati ang biyahe ko, kaya malaki din gastos ko. At dahil first job ko, mahilig din akong bumili pag sale ng mga damit sa mall. Kaya for 3 years na nagtrabaho ako as auditor, wala talaga akong naipon. Nung second job ko, doon ko in-apply yung pay yourself first. Kasi sabi ko, ang hirap magtrabaho. Ayoko naman ng laging ganito, yung wala man lang napupuntahan yung pinagtrabahuhan ko. 15,000 lang sweldo ko noon, so nasa 12,000 ang net pay ko. Sa umpisa, matatempt ka talaga na ibili ng wants, magagandang damit, masasarap na pagkain. Pero naisip ko, mas mahalaga ang may ipon. Nangungupahan lang kasi kami kaya ang goal ko makapag-ipon para makabili din ng sariling bahay. Alam mo na, typical na Pinoy na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa una, akala ko mahirap ipunin ng 10,000 after few months nagawa ko. Hanggang sa naging 50,000 ang laman ng savings account ko. Wow, sabi ko iba pala talaga ang feeling pag may ipon ka. Mula noon, regular na talaga ako nag-iipon. I'm telling this story to you para ma-inspire ka magsimula mag-ipon at gawin ito ng consistent. Naniniwala ako na kahit minimum wage earner ay kaya mag-ipon basta may disiplina. And lastly, wala kang long-term goal. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-compute ng ideal retirement fund kasi sa lahat ng gagawin mo, dapat may specific goal ka. First, think of an income you would need during retirement to sustain your intended lifestyle. Sabihin na natin you want 50,000 a month or 600,000 a year. Assuming that you can achieve a 10% return, you will need to accumulate 6 million. 600,000 divided by 10%. Pwede ka na mag-retire if you have 6 million. Kung naka-invest ang 6 million mo, it will give you an average 10% return or 600,000 per year. Kaya very important na naka-invest ang pera mo para mabilis ang growth ng savings mo. You can take advantage of compounding interest. I'm sharing you the importance of investing your money. Kasi ako mahilig ako mag-save pero nung year 2012 lang ako nag-start makapag-invest. Dahil nung 2012 lang ako nagbasa ng book about financials at nag-attend ng financial coaching. Madalas ang empleyado di makapag-retire kasi walang ipon. Kaya kahit matanda na, kailangan pa rin magtrabaho.
Yung iba naman, na-mismanage ang retirement fund na na-receive from their company. Yung 500,000 to 1 million na binigay ng kumpanya, pinang-franchise at nalugi, pinambayad sa utang, pinampagamot, wala pang isang taon, ubos na. The important question is, will you outlive your retirement? Pwede kasing 60 ka mag-retire at mabuhay ka hanggang 75. Saan mo kukunin ang panggastos mo for 15 years? Yung iba aasa sa mga anak, pwedeng gusto kang tulungan ng anak mo, pero di na siya capable dahil may sarili na siyang pamilya. Saving money is not fun, but imagine how hard it will be to make a living when you are old. Your future is in your hands. You owe it to yourself to save and invest aggressively and protect yourself from the storms of life. Again, limang bagay na hindi mo dapat gawin sa pera. Una, gastador mindset. Pangalawa, hindi ka gumagamit ng leverage. Pangatlo, hindi mo naintindihan ang opportunity cost. Pang-apat, hindi ka nag-iipon. At pang-lima, wala kang long-term goal. Para maitama natin, gawin natin ang opposite para tayo ay umasenso. Una, dapat gayahin mo ang mindset ng mayayaman. Pangalawa, gumamit ng leverage. Pangatlo, dapat naintindihan mo ang opportunity cost. Pang-apat, dapat nag-iipon ka or pay yourself first. At pang-lima, dapat may long-term goal ka. Kung may question ka pa, pwede mo akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685.